Sira yung ano nyo, yung gasket nyo, pwede kayo gumawa ng goma na kahit na basta may goma siya. Walang problema kasi lag. Iipit naman yan dito pagka nag-isa. Tapos kailangan dapat ganyan nyo sa pader.
saan pa siya. Okay. Pwede na naman. Ibang tayo ng position. Ito yung hex. Ito yung stock ring. Pipigil dito. Parang dito mawala. Ito yung needle supporter. Mag-disassemble kayo, lagi yung yan. Kahit na batuan pa lang kayo, pagbabalik ay madali lang ilabalik. Ito yung throttle anvil, parang baso. Ito naman ay rear ball. Ito nyo pa rin ilagay. Tapos meron siyang piston ring, piston. Tapos meron siyang rear washer, pwede mo itong ilagay dyan. Meron siyang pin para di karo dito, para di kumalaw. Tapos ito yung cylinder, ito yung pinaka housing, ito yung throttle valve assembly. Throttle valve assembly, yung buo yan, ito, sama yan. Kaya buo. Kaya assembly siya, isang set. Yan. Okay, so bali ganyan ang itsura. So pagbabalik, ito meron pa siya rito. Ito. Yung front washer. Okay, bago natin assemblein, lagay muna natin itong front washer dito. Tapos yan itong cylinder. Meron na pala siyang front washer dito, pero lagay natin yung original. Ito ay gawa lang. Unmade lang. Okay, so ngayon, meron siyang butas, dalawa. Pinagtapat ko para ilagay itong pin. Last pin, ito, rear washer. Tapos niyan yung rear ball. Ito yung piston. Pag ilagay mo na natin. Tapos rear ball. Okay. Ito yung throttle anvil. Itong trabaho nito, pag may ere ito, pinapalo-palo nito. Itong needle supporter. Okay, pagkatapos, bigyan natin yung stop ring para pigilan yung throttle valve bubulabas at saka yung needle supporter. Ito pinakalaas.
shit. So, may natutunan kayo mga kalubid.